Chili-chili bomb sa krokos kos kari to tak hose tak no is to chit sa kiri. Hello guys, good evening. So once again, dito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapangalabot sa ating lahat. So before anything else, gaya na palagi kong ginagawa, gusto ko sanang batiin natin mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig sa akin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa naman kayong panig ng mundo naroon ngayon. At sa mga katulad ko naman na nandito lang din sa Pilipinas, I hope that you're also doing fine. Salamat po sa pag-share, pag-like, pag-comment sa lahat po ng mga videos na sinishare ko po dito sa ating channel. So, thank you po. Nakakatulong po yun talaga sa akin ng malaki. At sa mga tag-ibang mundo, tag-ibang dimensyon na nanonood at nakikinig sa akin ngayon, sana po mag-share din po kayo ng inyo po mga stories dito po sa ating channel. At yan po ay talagang ikalulugod po ng mga tagapakinig. Okay, so yung po mga isishare ko po na kwento po sa inyo, ay somewhat sari na naman. So, meron po tayo tukol po sa isang panaginip. Okay, na medyo kakaiba po yung panaginip na yon. At saka, meron din po tayo tungkol sa paborito natin topic. So, need ko pa bang sabihin? So, of course, aswang. Okay, so hindi po mawala yan. At meron din po tungkol sa isang pagpaparamdam o kaya isang multo o pagmumulto. So, hindi ko na masyado patatagalin itong intro. So, without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hello, dear Clark. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Kate. Nagsimula ang weird dream ko na ito noong 2014, ang taon kung kailan namatay ang aking pinakamamahal na lola. Ang panaginip na ito ay dumarating isang beses sa isang taon. Una ko siyang napaninipan noong September 2014. Sa dream ko, nasa isang kubo ako sa likod ng bahay namin at nakaupo sa hagdan. Walang ano-ano, may pumasok na puting ahas na kasing payat lang ng twigs at maliit lang talaga siya. Sa panaginip ko, lumapit siya sa akin at kinausap ako. Nakipag-usap din naman ako sa kanya, pero nung nagising ako from that dream, wala akong matandaan sa napag-usapan namin. Sa palagay ko, ang puting ahas na yon ay swerte dahil isang buwan after ko siya mapaginipan, I got my first job. Year 2015, napanaginipan ko ulit siya, same place, sa kubo pa rin sa likod ng bahay namin, pero this time, nasa labas naman ako ng kubo. Habang nakatayo daw ako sa may taniman ng kalabasa ng aking lolo, lumabas mula doon yung puting ahas. Pero this time, lumaki siya at medyo humaba. Ang ganda na pagkakaputi ng balat ng ahas at talagang kapansin-pansin ang pagkinang nito. Just like what happened in my first dream about sa white snake na yon, nag-usap kami. Pero pagkagising ko, wala naman akong matandaan sa mga sinabi niya. Noong taong iyon, nagkaroon kami ng magandang ani ng palay at mais at lalong gumanda ang career ko. Year 2016, nanaginip ako ulit tungkol sa puting ahas. Sa panaginip ko, lumaki na naman siya, kasing taba na siya ng tubo ng poso namin. Sa panaginip ko, habang nasa daan daw po ako upang pumasok sa trabaho, nakita ko siya sa nadiraanan ko at hinuntuan ako sa kalagitnaan ng daan. Gaya ng sa mga nauna kong panaginip, nag-usap kaming dalawa, pero habang nag-uusap kami, ramdam ko yung lungkot na nararamdaman niya. Pagkagising ko mula sa panaginip na yon, parang ang bigat ng dibdib ko. Palungkot ako na parang kagagaling ko lang sa iyak. Nang year na yon, nag-try ako mag-apply abroad. At sa unang apply ko pa lamang, pinalad naman akong ma-hire. At wala pang dalawang linggo, ay lumipad na ako patungong Taiwan. May 2017, Taiwan Days.
Nagising ako ng 7 a.m. at ng 9 a.m., hindi ko mawari ang sarili ko dahil 2 oras pa lamang magmula nung ako'y nagising, pero hinihila na ako ng antok. At yun nga, nakaidlip ako. Nanaginip ako ulit tungkol dun sa puting ahas. Sobra akong nahihiwagaan sa panaginip kong ito. Dahil kada taon na napapaginipan ko siya, lumalaki din siya. Pero this time, saglit lang niya akong dinalaw sa panaginip ko. Same time sa totoong buhay siya dumalaw sa aking panaginip. Sa panaginip ko, nakita ko siyang umakyat sa aking kama. Double deck po yung bed ko at nandun ako sa bandang itaas. Tila sobra siyang natuwa nung ako'y makita niya. Pumulupot siya sa kamay ko at lumapit siya sa may pisngi ko na tila akong hinahalikan dahil sa pagkamiss niya sa akin. Natuwa din naman ako sa kanya. Sinabihan ko yung puting ahas na, "Oh, ang laki mo na, ang lusog-lusog mo pa." Sumagot naman siya, ngunit sa pagkising ko, wala na naman akong maalala sa mga sinagot niya. Year 2018, second week yon ng March. Dumalo na naman yung puting ahas sa panaginip ko. Sa panaginip kong ito, may dinaluhan daw akong isang gathering. Ginanap ito sa isang napakagandang garden. Masaya ang lahat. Maraming pagkain. Maraming mamahaling inumin. Ang mahabang lamesa ng mga pagkain ay nasa ilalim ng isang napakalaking puno. Habang nagkakasayahan ng lahat, may isang babae na tumingala sa malaking puno at pinagmasdan ito. Bigla itong sumigaw at sinabi ang puno ay napakaraming ahas na nakalambitin. Sa panaginip ko, kalmado akong tumingala din at nakita ko nga ang sinasabi ng babae. Bawat twigs at branches ng malaking puno na yon ay may mga ahas na pare-parehas lahat ang laki at kulay. Nagkagulo ang mga tao, pinagpuputol daw nila ang mga sanga ng puno at pinagtataga ang mga ahas. Pero ang nakapagtataka, ng isa sa mga ahas na yon ay hindi nananakit. Samantala, sa mababang parte ng punong yon, may sanga doon. At nakita ko doon na nakapulupot yung puting ahas. Ang laki-laki na niya. Gandang-ganda ako doon sa ahas. Doon, malinaw kong narinig ang mga sinabi niya. Nakiusap siya na sabihan ko daw yung mga tao na huwag saktan ng mga kasama niya dahil wala silang balak na manakit ng tao. Sa panaginip ko, ginawa ko naman. At habang inaawat ko yung mga tao, umiiyak ako. Dahil kitang-kita ko kung paano nila pinagtataga yung maliliit na ahas at tumigil nga din sila. Kinausap ako ng puting ahas na yon na ipagpatuloy ko lang daw ang aking buhay at gagabayan ako sa pagkamit ng mga pangarap ko. Sabi pa ng puting ahas sa panaginip ko na malaki daw ang tiwala niyang makakamit ko lahat ng aking minimiti sa buhay dahil malakas ang aking loob. Sa aking panaginip, umiiyak lang daw ako habang sinasabi niya yon na tila ba nagpapaalam na siya at hindi ko na siya muling makikita pa. Pagkagising ko mula sa panaginip na yon, totoong umiiyak na ako. Napakabigat ng aking dibdib. Sobrang lungkot ang aking nararamdaman na tila ba nawalan ako ng mahal sa buhay. 2019, June na, pero di pa siya dumadalaw sa aking panaginip. Iniisip ko ngayon na baka huling dalaw niya na talaga yung panaginip ko nung nakaraan taon. Naishare ko po ito dahil gusto kong malaman kung bakit napapaginipan ko itong puting ahas na ito at kada taon ay lumalaki din siya. May ibig sabihin kaya ito? Hanggang dito na lamang po. Madami pa po akong kwento na pwede kong ibahagi sa inyo. Mga totoong kwento na nangyari. Although, kwento na po ito ng mga nakakatanda doon sa pamilya namin. Isa na dito yung muntik nang asawahin ng ang bunsong kapatid ng lola ko, bali halos ka-age ng mama ko yung kapatid ng lola ko, ng isang malaki, maitim at mabuhok na lalaki. Marami po sa amin na nakasaksi at magpapatunay na totoo ang kwentong ito. Maraming salamat po muli.
hello sa mga ka-Dolls and Spooks na laging nakasubaybay dito sa channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hello din sa iyo, Clark. At salamat dahil napili mong ibahagi yung experience ko. Bago kayo tuloy yung mga nangyari sa team building, gusto ko lang munang i-share yung experience namin nung nagbubuntis yung kapatid ko. Konektado ba rin naman si Luke sa kwento? Umpisahan na natin. It was year 2014. Same year nung nakilala ko si Luke. Nagkatrabaho na rin ako sa call center nung mangyari ito. Buntis yung ate ko sa panganay niyang anak. At kami-kami lang ang magkakasama sa bahay. Yung mom ko, yung ate ko, at yung partner ko. Ang husband kasi ng ate ko ay sa abroad nagkatrabaho. By the way guys, magkatrabaho at medyo magka-close na kami ni Luke noong mga panahong na ito. Kabuwanan na ng ate ko ng June 2014. Pero simula nung magbuntis siya, palagi kaming may nai-experience na nakakapangilabot. Lalong-lalo na kapag sumasapit ang gabi at madaling araw. Isang gabi, habang natutulog na kaming lahat at nasa kanya-kanyang mga kwarto na kami, bigla na lang may lumagabog na malakas dun sa bubungan namin. Nasa isang subdivision kami nakatira at hindi magkakadikit ang mga bahay dito. May mga iba na bakanting lote pa din at may mga bahay na wala pang nakatira. Medyo bundok yung lugar namin pero madali lang naman ang access papuntang city or sa town proper kaya walang problema. Maliwanag din ang mga poste at may mga 24 hours na sari-sari store sa loob ng village. Kaya hindi naman nakakatakot at laging may mga nagpapatrol na mga tanod. Mabalik tayo sa kwento. Nag-uusap kami ng partner ko sa kwarto isang gabi na biglang may lumagabog na malakas dun sa bubungan namin. Pareho kaming napatigil at hindi nakapagsalita ng ilang segundo. Baka pusa lang yun? Sabi ko, para lang hindi na mag-isip ng kung ano-ano yung partner ko. May pagkamatatakotin kasi siya. Nagkibit-balikat na lang siya at nagpatuloy kami sa kwentuhan. Kung kamusta ang araw at trabaho ko, ganun din sa kanya. Pampantok lang ba? Pero wala pang ilang minuto nang madidig naman namin na parang may naglalakad doon sa bubong. Alam ko na hindi na pusa yun. Kasi masyadong mabigat at tila ba nagdadahan-dahan sa paglalakad. Labas ka nga, ilawan mo ng flashlight kung ano yung nasa bubong. Utos sa akin ni partner. Samahan mo kaya ako? Sagot ko naman sa kanya. Ayoko kayang lumabas mag-isa. Mamaya kung ano pa makita ko sa bubong namin. Ayoko nga, ikaw na lang, hintayin kita sa sala. Balik na tugon sa akin ni partner. Kaya wala akong nagawa kung hindi lumabas ng bahay at silipin ang bubong namin gamit ang flashlight. Pero wala naman akong nakita bukod sa pusa na kulay itim na medyo may kalakihan. Ang pinagtataka ko lang na yung pusa ay mapula mga mata at nakatingin din sa akin. Napakunot ako ng noo dahil parang hinihintay niya kung alis na ba ako o hindi pa. Nagkibit-balikat na lang ako at pumasok na ulit sa loob ng bahay. Sinabi ko kay partner na pusa lang nga at kaya malakas ang yapak sa bubong kasi malaki masyado. Nagtataka naman si partner sa sinabi ko na parang may gusto pang itanong. Kaya nilako na kaagad yung mga pinto at sinigurado na sarado ang mga bintana. Tsaka ako pumasok sa loob ng kwarto at humiga. Pareho na kami nakahiga ni partner sa kama nang may madinig ako ulit sa bubong na parang may kumakalmot o parang may tinutuklap na yero. Napatingin ako sa kisame at napaisip na kung yung pusa na naman ba yun. Naku, hindi naman siguro aswang yun kasi maliwanag at madami mga tao dito sa village namin. Sabi ko sa isip ko. Ilang minuto na ang nakakalipas pero patuloy pa din ang ingi sa bubong hanggang sa nadinig ko na may lumabas sa kabilang kwarto.
By the way, magkakatabi lang ang mga kwarto namin. Sa amin ang partner ko, yung sa mam ko, at yung sa ate ko. Since wala nga ang asawa ng ate ko, yung mam ko munang tumatabi sa ate ko kasi nga buntis. Lumabas din ako ng kwarto at nakita ko si mam na nasa may sala at nakatingin sa kisame na parang may pinapakinggan o pinakikiramdaman. Nung nakita niya ako, sumenya siya sa akin na huwag mag-ingay. Naglakad ako sa kinatatayuan ni mam at nakiramdam. Meron nga na palakad-lakad sa bubong at parang pilit na tinutuklap ang mga yero. May aswang! Pabulong na salita sa akin ni mam na nagpakaba ng husto sa dibdib ko. Maya-maya naman ay may narinig kami na parang may lumundag sa lupa. Alam ko din na hindi yun pusa kasi masyadong malakas o masyadong mabigat yung tunog ng pagkakalundag doon sa lupa. Pinakiramdaman namin ng mabuti kung tutunog o mag-iingay ba yung gate namin. Pareho kami nakasilip ni ma'am doon sa bintana at hinihintay kung may makikita kami pero wala naman. Kaya ang ginawa ng ma'am ko, pumunta siya ng kusina at may kinuha samantalang ako nasa sala pa din at nagmamasid. Nakatingin ako sa gate namin nang napansin kong tila may dumadaan na kung ano na sobrang bilis. Napakunat ako ng noo at nagtaka kung ano ba yun. Hindi ko namamalayan na nasa likod ko na pala si ma'am dahil nakafocus ako dun sa nakita kong dumaan sa gate ng napakabilis. Nang tinignan ko si ma'am, may hawak siyang mangkok ng asin at mga luyang dilaw. Ang asin, alam ko na pangontra sa aswang. Pero yung luyang dilaw, hindi ko alam kung para saan. O ito, isabay mo itong mga asin sa garahe. Utos sa akin ni mami, na agad ko din naman sinunod. Binuksan ko yung bintana namin. Glass sliding door ang mga bintana namin. At mabilis na sinaboy ang mga asin at madalian ko rin nilak yung bintana. Emma, yung luya para saan? Nagtatakang tanong ko kay ma'am. Pangontra din to. Masakit sa pangamoy nila to. Sagot ni ma'am at nilagyan ng mga luya ang mga bintana namin, pati sa may tapat ng pinto. Nagtira siya ng isang peraso at pumasok sa kwarto para siguro sa loob o sa tabi ni ate. Ako naman, tumingin ulit sa labas at nakaramdam kung may makikita ako ulit na dadaan sa may tapat ng gate namin. Mga ilang minuto lang ang lumipas nang may mapansin akong asong itim na pabalik-balik sa harapan namin. Tingnan kong mabuti kasi baka nga asong kalye lang. Pero nung tumigil ito mismo sa tapat ng gate namin at tumingin sa akin, napalunok ako ng laway kasi alam ko na hindi ito normal na aso lamang. Pumasok ko kaagad ng kwarto at humiga na sa kama. Hindi pa din nawawala ang kabak ko nang bigla na lang may kumalabog doon sa bubong namin. Natagal ito ng ilang oras at ganun din ako. Hindi ako nakatulog hanggat hindi nawawala ang ingi sa bubong. Nakahinga lang ako ng maluwag nung wala ng palakad-lakad sa bubong namin. Kinabukasan, may pasok na naman ako. At dahil nga sa puyat, wala akong energy buong magdamag. Pagpasok ko pa lang ng office, nakita ko na kaagad si Luke na nakatingin sa akin na magkasalubong ang mga kilay. Hindi ko na lang siya pinansin at umupo na ako kaagad doon sa station ko. Nag-aayos na ako ng tools nang may kumalabit sa balikat ko. Alam ko naman na si Luke yun kahit hindi ko pa siya nilulungon. O bakit? Walang kainer energy na tanong ko. May kilala ka pa bang ibang aswang bukod sa akin? Mahinang tanong ni Luke na labis kong pinagtaka. Tumigil ako sa pag-setup ng mga tools ko at tumingin kay Luke. Inisip kong mabuti kung meron pa ba, pero wala. At wala akong balak na magkaroon pa ng ibang kakilalang aswang. Umiling ako sa tanong niya at nakita ko
na tila ba nag-iisip siya ng malalim. May buntis sa inyo, diba? Tanong niya sa akin, pero mas lamang nasigurado siya sa tanong niya. Oo, si ate. Sagot ko naman sa kanya. Alam mo ba, na bukod sa naamoy ko na may nakakasama kang buntis, may naamoy din ako sa iyo na aswang? Tanong ulit ni Luke sa akin. Seryoso ka ba? Mukha ba akong aswang? Balik tanong ko kay Luke. Tonta, ang ibig kong sabihin ay may umaligid na aswang sa inyo. Sagot ni Luke na pinagtaka ko. Hindi ko naman binabanggit yung nangyari sa amin sa bahay. Para nga. Pero nung sumilip ako sa bubong, pusa lang naman yung nakita ko na itim. Tapos aso na itim naman dun sa tapat ng bahay namin. Litanya ko sa kanya. Sumilip ka sa bubong ninyo? Anong dala mo? Tanong ulit ni Luke na parang naiirita sa akin. Flashlight lang ang dala ko, malamang. Alanganin daling ko naman yung buong cabinet ko sa bubong. Papilosa po kong sagot. Hindi mo ba alam na kung nagkamali ka ng kilos, pwede kang mapahamak? Tanong ulit ni Luke na pinagtataka ko. Nagsalita siya muli at doon ako nasindak. Mula ulo hanggang paa ang pagkasindak ko. Hindi simpleng aswang yung pusa na nakita mo. At kung pinalis mo siya o pinakailaman, aatakihin ka niya ora mismo. Seryosong sagot ni Luke. Napaisip ako. Kaya siguro yung pusang itim para naghihintay kung ano yung susunod na gagawin ko. Kaya din siguro titig na titig siya sa akin. Napakurap-kurap lang ako kay Luke at hindi makapakaniwala. Kung binugaw ko pala yung aswang na pusang yun, baka pinagpesahan na ako. Natapos ang araw na yon at nag-file ako ng one-day emergency leave para makapagpahinga ng mabuti. Pakiramdam ko kasi para ako magkakasakit kung hindi ako makakabawi ng lakas. Pauwi na ako nung makita ko si Luke na nag-aabang doon sa may lobby ng building. Nung makita niya ako, agad siyang lumapit sa akin at halatang naiinip na dahil nakasimangot. Oh, nag-file din ako ng leave. Pero sa inyo ako makikitulog para sabay na tayong papasok sa office. Bungad sa akin ni Luke na nagpakunat ng noo ko. At anong gagawin mo sa bahay namin, Aber? Tanong ko naman sa kanya. Ayaw mo bang mawala yung aswang na umaligid sa bahay ninyo? Nakangising tanong niya sa akin. Mawala? Takang tanong ko. Malalaman mo din kung bakit. Ano? Tara na! Yakag ni Luke sa akin. Napasunod na lang ako sa paglalakad sa kanya palabas ng lobby at nakibit balikat na lang. Isa lang talaga ang inaalala ko. Buntis ang ate ko at aswang itong kasama ko. Nasa biyahe na kami ni Luke at motor niya ang ginamit namin pauwi sa bahay. Ako kasi, nagkukommute lang palagi. Ang bilis magpatakbo para nakikipagkarela lang kaya nakakaasar. Nang makadating na kami sa bahay, gising pa sila lahat at pinakilala ko si Luke. Si Luke yung ka-workmate ko po. Pakilala ko sa kanya, kila mami, sa partner ko, at kay ate na nasa sala. Nanunood kasi sila ng movie. Mama ko, yung partner ko at si ate. Pakilala ko naman sa kanila at tinuturo ko sila isa-isa. Binati din naman sila ni Luke at nagpaalam na makikisleepover muna siya sa bahay na masaya naman pinayagan ng mam ko. Bihira lang kasi ako magdala ng kaibigan sa bahay. Dahil panggabi kami, umaga na kami nakadating dun sa bahay. Banda 9:30 a.m. to 10 a.m. Ang ginawa namin, kumain kaming dalawa. At dahil na din sa pinaghain kami nila ma'am ng pagkain. Itong si Luke, hindi mapakali dahil sinigang, itlog na sunny side up, sausage at corned beef ang pagkain na nakahain at hot choco. Alam ko naman ang dahilan kung bakit hindi mapakali yung kasama ko at swerte niya
dahil iniwanan na nila kaming dalawa ni Luke sa kusina upang kumain. Mag-hot-choco ka na lang, walang hilaw dito. Mahinang sabi ko sa kanya. Nagkibit-balikat lang si Luke at tumingin sa akin. Alam mo ba, kaya kong ligaligin yung pamangkin mo sa tiyan ng ate mo? Tanong niya sa akin. Ha? Paano? Takang tanong ko naman. May connection lang ang kailangan gawin para sa sanggol at sa aming mga aswang. Maranalaman din nila na masama ang intensyon ng isang nilalang na nasa harapan o paligid nila. Kaya sumasakitan siya ng mga buntis dahil sa naliligalid ang sanggol. Mahabang paliwanag ni Luke. Patangutang ulang ako. Kaya pala noong mga panahon na yun, madami akong narinig na mga balita na sumasakit ang mga tiyan ng mga buntis kapag inaaswang sila. Natapos kaming kumain ni Luke at nakinood na din kami sa sala kasama nila ma'am, ni partner at ng ate ko. Si Luke naman nanonood din pero napapansin ko yung paminsan-minsan niyang pagsinghot. Napapansin ko din na patingin-tingin siya sa bintana at sa pinto ng main entrance namin dun sa bahay. Huy, ano problema mo? Pasimpleng tanong ko kay Luke. Mataas na lahi ng aswang yung umaligid-aligid dito sa bahay ninyo. Mahinang sagot niya sa akin. Napakulat ako ng noo. Ano daw? Hindi ko na gets. Tara, yosin muna tayo dun sa labas. Yakap ni Luke sa akin, kaya nagpaalam ako kila partner na mag-yosin kaming dalawas dun sa garahe. Nasa labas na kaming dalawa. Ako nagsindi ng yosi. Siya naman hindi. Alam mo, iba-iba kasi yung mga antas namin mga aswang. May ordinaryong aswang, may liblib na aswang, hanging aswang, aswang gubat, manananggal, tik-tik, busaw, at madami pa. Patuloy na paliwanag ni Luke. Ako naman, nakikinig lang ako sa kanya ng mabuti habang patuloy sa pagyoyosi. Isa sa mga delikadong lahi yung maligid-aligid dito sa bahay ninyo. Napatingin lang ako sa kanya at nagtaka kung paano yung nalaman yun. Yung bakas ng amoy na naiwan. Patuloy ni Luke. Siguro, naisip niya din yung tanong sa isip ko. Ha? E paano yan? Tanong ko habang nagsisimula na naman ang kaba. Mamaya akong bahala. Simpleng sagot lang ni Luke sa akin. Dumating ang 7 p.m. at naghahanda na ng hapunan si Ma'am para sabay-sabay kaming kakain. Usual na ginagawa sa pagkainan, kwentuhan, tawanan at kung ano-ano pa. Matapos kumain at magligpit ay nanood kami saglit ng TV or movie gamit ang wifi. Bandang alas 11 ng gabi, pumasok na kami sa aming mga kwarto. Since tatlo lang ang room sa bahay, si Luke ay sa kwarto namin matutulog. May foam siya sa baba, pero hindi naman mainit. Kasi naka-AC lahat ng kwarto namin. Nakahiga na kami at si partner at nagsisimula ng managinip nang mapatingin ako sa baba ng kama. Ha, ano yung pinapahid mo? Takang tanong ko kay Luke. Basta, sagot lang niya. Nagpatuloy siya sa paglalagay ng langis sa kanyang buong katawan. Dumating ang 1 a.m, gising pa kami ni Luke. Pero ako, nagpipilit na para makatulog. Samantalang siya naman, ay nadidinig ko na pabaling-baling sa higaan na parang hindi mapakali. Walang ano-ano, ay parang may nahulog dun sa bubong namin. Napakabigat na bagay na ikibaliliktwas ko sa higaan. Napatingin ako kay Luke ng oras na yon na nakatingin sa kiseme na parang nakikiramdam. Hindi ako gumalaw o kumilos man lang dahil bigla akong kinabahan. Andiyan na siya. Mahinang sabi ni Luke sa akin. Tumayo si Luke at dahan-dahan lumabas ng kwarto kaya sumunod din ako sa kanya.
Hindi ko alam kung bakit nagtitiwala ako sa kanya, pero malakas ang kutob ko na mas mabuti na magtiwala ako sa kanya kaysa sa nilalang na nasa bubong namin. Nasa sala na kami ni Luke nang bigla naming marinig si ate na dumadaing dahil sa sakit ng tiyan. Lumabas din ang kwarto si Ma'am na parang natataranta at tumiretso ng kusina at kumuha ng luyang dilaw. Pabalik na ulit siya sa kwarto nang tumigil siya sa harap namin ni Luke at nagsalita. Huy, may aswang dun sa bubong. Tarantang sabi ni Ma'am sa amin. Kami na pong bahala, tita. Pasok na po kayo sa kwarto at bantayin niyo si ate. Paniniguradong sagot ni Luke. Wow! Close sila, ha? Nakapasok na si Ma'am at yung partner ko naman doon na din sa kwarto ni Mate nakitulog para tatlo sila. Kami naman ni Luke ay nasa sala. Nakapatay lahat ng ilaw sa buong bahay habang nakikiramdam. Maya-maya, nagsalita si Luke ng pabulong sa akin. Kailangan, hindi niya malaman na may kalahi siya dito sa loob ng bahay niyo. Dahil kapag naamoy niya ako dito, susugot at susugot ang mga kamag-anak niya dito. Napalunok ako ng laway sa mga sinabi ni Luke. Wala akong balak na maging putahi ng mga aswang. Dami ko pa kaya mga pangarap sa buhay. Oh, eh anong gagawin natin? Kinakabahang tanong ko. Kailangan mong magawa yung mga sasabihin ko sa'yo. Sagot ni Luke habang nakatingin sa labas ng bahay. Putik! Ako din naman pala mag-isang gagawa. Nagsama pa ako ng aswang dito sa amin. Nakakaasar lang. Pero naiintindihan ko naman at masaya ako dahil kusang loob na tumutulong si Luke sa akin at sa aking pamilya. Nakatingin pa din ako kay Luke at naghihintay ng susunod niyang sasabihin na bigla kaming makarinig na parang may tumalon sa lupa sa gilid ng aming bahay. Sumenya si Luke sa akin na huwag daw ako mag-iingay. Kailangan mong maisaboy itong nasa loob ng bote sa labas ng bahay ninyo. Mahinang salita ni Luke, sabay pakita ng botelya na nasa kamay niya. Napansin ko na nagpapantal ng husto ang mga kamay niya at sobrang kumukulo na ang parang langis na nakalagay doon sa bote. Para saan yan? Pabulong na tanong ko. Basta, gawin mo na lang. Tipid na sagot ni Luke. Kaya kinuha ko yung bote na hawak niya at bago ko malakalabas ng pinto, tumingin na ulit ako sa kanya na magdadalawang isip. Aba, mahirap naman nalapain ako bigla nang nasa bubong o nang nasa labas ng bahay namin, di ba? Dahan-dahan akong lumabas ng gate pero pakiramdam ko sobrang init. Hindi dahil sa panahon, kakaiba yung pakiramdam. Nasa may tapat na ako ng bubong namin at binuksan ko na yung bote na binigay ni Luke at isinabay ko sa bubungan at dun sa gilid ng bahay namin. Pagkasabay na pagkasabay ko ay may sumigaw na parang hayop na tila nasasaktan. Tatakbo na sana ako nang may pusang itim na biglang namitaw sa gilid ng bahay namin kung saan ako nagsaboy ng bigay ni Luke. Sigurado ako na ito din yung pusa na nakita ko nung nakaraan. Ang pinagkaiba nga lang, halatang galit at takmang pasugod na siya sa akin. Kaya binato ko sa kanya yung hawak kong bote at nakita ko kung paano siya magkikisay sa lupa. Kaya agad-agad akong tumakbo papasok ng bahay. Pero lumingon ulit ako sa pusa bago ako tuluyang pumasok ng gate. Laking gulat ko dahil babaeng walang damit ang nakita ko na sobrang itim at nangingitabang katawan na nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok ng babae na parang kinuryente dahil nakataas ang mga buhok na parang may mga sariling buhay at yung kanyang mga kamay ay nakataas. Pumasok ako agad sa loob ng bahay na sobrang lakas ng tibok ng puso. Konting-konti na lang, aatakihin na talaga ako sa takot. Halos maiyak ako doon sa nakita ko. Pagkalak ng pinto, nagstay pa kami ng mga ilang minuto ni Luke sa sala at nakikiramdam. Nung nawala yung nag-iingay sa bubong,
o nung alam na namin na wala na yung aswang na umaligid-aligid sa bahay, pumasok na kami ulit dun sa kwarto at humiga. Hindi na yung babalik dahil alam niyang may malakas na kayong pangontra. At kung nagtataka ka kung bakit ako nagpahid ng langis kanina, para yun hindi ako maamoy na nasa loob ako ng bahay ninyo. Mahinang paliwanag ni Luke. Liblib at turbinsya pa din tong lugar ninyo, kaya hindi maiiwasan na yung mga aswang dito ay delikado. Kung may tao ka na nakita sa labas nung nagsaboy ka nung binigay ko sa'yo, ibig sabihin na mataas na lahi talaga siya. Kahit na hindi na bumalik yun, siguraduhin niyo pa rin na palagi nakasara yung mga pinto at bintana niyo, kahit na anong oras. May mga aswang kasi na kayang umatake kahit umaga o kahit mataas ang sikat ng araw. Lagi kayong mag-iingat, lalo pa't buntis ang ate mo. Kung gusto niyo na maging ligtas palagi, maglagay kayo ng kalamansi sa mga bulsa ninyo. Mahabang salita ni Luke na parang nagsisermon. Simula nang nangyaring yon, ay wala nang aswang na nagparamdam sa bubong o sa paligid ng bahay namin habang pinagbubuntis ni ate yung panganay niya. Pero katulad nga ng sinabi ni Luke, palagi pa din kami managiingat, hindi na lang sa gabi, kundi pa din na rin sa umaga, tanghali o kahit hapon pa man ito. Hindi na rin nag-i-entertain si Ma'am ng mga naglalako ng mga paninda sa mga bahay-bahay, katulad ng mga isda, gulay at kung ano pa man. Sa awa ng Diyos, nanganak naman si ate ng safe at babae ang baby. Panganay ko itong kapamangkin, kaya lahat kami ay tuwang-tuwa. Sobrang puti at napakaganda, syempre, mana sa lahi namin. Hanggang dito na lamang at dahil na din sa masakit na ang kamay ko, ang susunod na ibabahagi ko ay yung karanasan ko na mag-team building kami sa lugar nila Luke sa Montalban. Dito ko na meet yung pamilya niya at yung kapatid niya na panganay na nagatrabaho sa ospital sa Quezon City. Actually, takot ako dun sa kuya niya na yan dahil mukhang hindi gagawa ng matino, kahit pa sabihin ko na mukha naman siyang mabait. At dito ko din na-encounter ang busaw, naswang, at ang nilalang na kung tawagin nilang pamilya ay dayo o banyaga. Ibabahagi ko agad ang aking mga experience kapag hindi na ako busy this week. Salamat muli at sana ay patuloy pang lumago itong channel na Dolls and Spooks. Salamat muli sa lahat ng mga subscribers at sa iyo, Clark. Caloy ng Rizal. Hi, Clark. Ito ang isa ko pang muling contribution sa ating channel. As usual, ito ay true story, ngunit ang mga pangalan ay binago ko na lang. Sana ay magustuhan mo ito at ng mga listeners. Congratulations nga pala at good luck dahil isa ka ng full-time na YouTuber. Here's the story. Si Lolo Ambo ay pinsan ng lola ko sa side ng aking ama. Mga 5'6 ang kanyang height, kaya manggi, medyo nakakalbo at may katabaan. Dahil na din sa katandaan, nakatungkod na siya kapag naglalakad. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pag-aalaga ng kanyang mga pamangkin na sila Kuya Dave at Kuya Joel, na maagang naulila sa magulang, kung kaya marahil isa ito sa dahilan kung kaya siya tumanda ng binata. Medyo masungit si Lolo Ambo, lalo na sa ibang mga bata. Palagi niya tinataboy pali sa mga batang naaabutan niya sa kanyang bakuran. Maiilaw kasi at magulo, maliban sa akin syempre, dahil apo niya na ako. Kaya hindi niya na ako sinasaway kapag dun kami nilalaro ng mga kaibigan ko sa bakuran niya. Malaki, up and down at lumang style ang bahay ni Lolo Ambo, na kanyang minana sa kanyang mga magulang. Malaki din ang bakuran kung saan madalas nung kami naglalaro ng mga kalaro ko sa harap at gilid ng kanyang bahay.
Malapit lang ito kung saan nakatira ang lola ko. Mga 10 steps away lang. Lumaki ako halos na araw-araw na sa bahay ng lola ko, lalo na kapag bakasyon. Madami din kasi ako mga kaibigan at pinsan doon. Kulang na lang, doon na akong matulog sa gabi. Pero syempre, tuwing 5 ng hapon, kailangan ko na umuwi sa aming bahay, which is a couple of blocks away from my lola's house. At kung hindi, palo sa puwet mula sa aking nanay ang nag-aantay sa pagdating ko. Yung gilid ng bahay ni Lolo Ambo ay may malaking bintana na may makapal na glaze na salamin kung saan madalas lang siyang nakatambay. At dahil katabi ng kalsada, siguro naging libangan na din niya na doon maupo habang pinagmamasdan ang mga dumadaang tao na papasok doon sa eskinita. Meron din bintanang kahoy ang inuupang ang bahay nila Gina. So magkakakitaan talaga sila nila Lolo Ambo if ever nadudungaw ang katapat na bahay. Si Aling Evelyn ay ina na kalaro kong si Gina. 10 years old siya. Meron din siyang dalawa pang kapatid na lalaki. Si Gio na 8 taong gulang at si Gino, 9 na taong gulang. Nanggaling sila sa probinsya sa South at umupa ng bahay sa Manila simula noong nagtrabaho sa Saudi ang kanilang ama. Mapuputi silang lahat. Singkit ang mga mata na parang may lahing inchik. Transfer yan 3 bata sa school kung saan din ako nag-aaral. Pero dahil nga bagong lipat lang sila sa school, hindi sila napunta sa higher section. Pero kapag recess naman, ay magkakalaro kami. Mahiyain si Gina kasi hindi pa siya bihasa sa Tagalog pero para sa akin ay haayos lang. Nakakaintindihan naman kami at saka mabait naman talaga siya at masayang kalaro. Ang pagdidisiplina sa mga anak noon ay may kasamang hampas o palo. So sila Gina at ang kanyang mga batang kapatid ay madalas na nakakatikim ng jombag sa kanilang ina. Hindi ko pa maunawaan sa murang edad ko, pero pakiramdam ko ay sobrang higpit ni Aling Evelyn sa kanyang mga anak. Sinturon, walis, or hanger ang dinadanas nila sa kanyang ina. Ang alam ko lang, ayaw ni Aling Evelyn na lagi silang nasa labas ng bahay. Si Aling Evelyn ay tinatayang mga nasa 33 to 36 na taong gulang at 8 months nang nagdadalang tao. So malaki na talaga ang tiyan niya nung lumipat sila. Isang buwan na lang ay pwede na siyang manganak. Before ko makalimutan, pagkatapatan lang ang mga bahay nila Aling Evelyn at Lolo Ambo. Actually, hindi na mabilang ang nangupahan sa bahay na tinutuluyan nila Gina na hindi talaga nagtatagal at nababakante ito ng mahabang panahon. I'm not sure, pero ang sabi-sabi ay may something creepy sa bahay na yon. Parang bad feng shui. Mabigat at negative sa pakiramdam kapag napasok mo ang bahay. Ito ang madalas kong madinig sa matatandang nag-uumpukan tuwing hapon. Habang nasa school ang magkakapatid, si Aling Evelyn ay patuloy pa din sa kanya mga gawaing bahay. Katulad ng paglilinis, pamamalengke, pagluluto, at paglalaba. Kahit malaki na ang kanyang tiyan. Madalas itong nakikita ng tiya sa bell ko tuwing dumadaan siya sa likod ng bahay nila Lola. Kasi yung pinto ng kusina ng bahay nila Aling Evelyn ay dun din sa maliit na eskinita na yon. 11 ng gabi, biglang sumama ang pakiramdam ni Aling Evelyn at nakaramdam ito ng pagkahilo. Kung kaya't agaran siyang dinala sa ospital ng kanilang mga kalapit bahay na malapit niya ng kaibigan. Si Gina ang naatasang mag-asikaso na nakakabatang kapatid habang nasa ospital ang kanyang ina. Kinabukasan, dumaan ang maghapon ay nasa ospital pa din si Aling Evelyn. Pinasyalan ko si Gina nung araw na yon para makipaglaro. Pero ang sabi niya, "Naku, sorry Apple, hindi muna ako pwede makipaglaro kasi nasa ospital pa si Mama at kailangan kong bantayan yung mga kapatid ko."
Naunawaan ko naman siya at napagpasya na lang namin na magkwentuhan na lang habang naglalaro ang kanyang mga kapatid na nakababata. Nakiusap si Gina sa akin. Aniya, Apple, kailangan ko matawagan si Papa sa Saudi para maparating ang sitwasyon ni Mama. Kaya ayon, sinamahan ko siya sa bahay ng lola ko para makiusap kung pwede siyang mag-overseas call sa Papa niya dahil emergency naman. Agad naman pumayag ang lola kaya natawagan ni Gina ang kanyang Papa at naibalita niya ang tungkol sa pagkakospital ng kanyang Mama. Sabi niya, Sige Papa, tatawag na lang ako ulit at babalitaan kita. Sagot naman ang Papa niya, Okay anak, mag-ingat kayo dyan. Alagaan mo muna Mama mo at mga kapatid. At doon nagtapos ang kanilang pag-uusap sa telepono. 6 p.m. dumating ang kapatid ni Aling Evelyn na si Aling Irma. Dinalaw nila si Gina at dumiretso na sa ospital para man naman bantayan ang kalagayan ni Aling Evelyn. Ayon kay Aling Irma, noong 10 ng gabi, nag-deteriorate ang kondisyon ni Aling Evelyn. Tumaas ang kanyang blood pressure habang siya ay nasa ICU. Ginawa na ng doktor ang kanilang magagawa upang mailigtas ang mag-ina. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw si Aling Evelyn at ganun din ang baby na hindi pa ipapanganak dahil sa pre-eclampsia. Isa itong komplikasyon sa mga nagbubuntis. Kailangan ng iba yung pag-iingat at alaga sa kalusugan lalo na kapag masela ng pagbubuntis. Kinabukasan, kausap ni Aling Irma ang tatay nila Gina sa telepono doon sa bahay nila Lola. Aniya, Edgar, wala na si Evelyn at anak mong bunso. Wala na sila. Kawawa naman yung pamangkin ko. Kailangan mo umuwi sa madaling panahon. Kahabag-habag naman ang boses ng tatay ni Gina sa kabilang linya. Panay ang iyak at hikbi lang ang nadidinig mula sa kanya. Kinausap din ni Mang Edgar si Gina. Anak, ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo. Wala nang mama mo. Iniwan niyo na tayo. Pati ang katapatid mong bunso, wala na din. Kailangan mong pakatatag, anak. Antayan mo lang muna ako, ha? Uuwi din ako. Nandun ako sa bahay ni Lola, kaya nadinig namin ang kanilang pag-uusap. Noong araw, limitado lang ang bahay na may telepono sa aming barangay, kaya ang bahay nila Lola ang halos takbuhan ng mga kapitbahay tuwing kailangan nila makigamit ng telepono. Mabuti na lang din at maunawain si Lola at mabait sa mga kapitbahay na nangangailangan. Naiyak ako dahil naawa ako para sa kaibigan ko at sa kanyang mga kapatid dahil nawalan sila ng ina sa maagang edad. Naiyak ako kasi kawawa naman ang sinapit ng kanilang pamilya. Si Aling Evelyn at iba pang niyang kamag-anak ang nagkasikaso para maidala sa puninarya ang labi ni Aling Evelyn at nung baby. Bandang 1 p.m. dumating na ang puninarya, dala ang kabaong at ang mga kagamitan sa lamay gaya ng ilaw, carpet, register stand para sa mga nakikiramay. Tumulong din ang mga lalaking kapitbahay para may kabit ang lona o tent para sa mga makikiramay. Naglalaro ng mahjong at sakla para hindi sila mabasa kung sakaling umulan o maarawan kapag mainit. Nagdatingan din ang mga bulaklak na padala ng mga nakikiramay at mga kaibigan ng pamilya. Kaya naman maraming bulaklak sa harap at gilid ng kabaong. May mga kapitbahay din na nagambag ng biskwit at kape upang magamit sa lamay. Meron ding kapitbahay na tumutulong na nag-aalok ng mga pagkain sa mga naglalamay at magdarasal. Gabi-gabi ay maraming dumadalaw sa lamay. Kaya naman puno din ng kalsada ng mga manlalaro ng sakla, mahjong, at yan kasi mga karaniwang nilalaro sa mga lamayan. Nagkalat din ang mga butong pakwan at butong kalabasa na pinapapak ng mga nanlalamay sa magdamag upang hindi makatulog.
Ipinagbawal ang pagwawalis o paglilinis habang nakaburo lang patay. Hindi ko alam pero isa itong mahigpit na pamahiin sa aming lugar, kaya kahit anong kalat ay hindi pwedeng linisin habang hindi pa nailililibing ang patay. Pangkaraniwan ay 3 araw lang binurol ang patay, ngunit umabot ng 1 linggo na hindi pa nailililibing si Aling Evelyn dahil hindi pa nakakauwi ang kanyang asawa. Nagkaroon ito ng problema sa kanyang passport, kung kaya hindi pa ito makabili ng plane ticket pauwi ng Pilipinas. Dumaan pa ang 1 araw. Dahil sa tagal na pagkakaburol, nagbago na ang itsura ng mga nakaburol na si Aling Evelyn at ng kanyang baby. Kinakailangan na itong kargahan pa na panibagong formalin para hindi maagnas at mabulok. Ngunit siguro dahil halos magdadalawang linggo na itong nakaburol, may kakaibang amoy na umalingasaw sa paligid at hindi ito lingid sa masungit kong lolo na nakatira lang sa tapat ng namatay na mag-ina. Habang kausap ni Lolo ang boss si Lola, nung mapasyal siya sa bahay ni Lola, ang reklamo niya, "Nako, ang tagal naman mailibing na patay na yan. Nangangamoy na at ang dumidumi na sa paligid. Perwisyo, hindi ako makatulog sa gabi dahil sa mga ingay ng mga tao dun sa labas." Ang sambit ng Lolo kong matandang binata. Ang sagot naman ng Lola ko, "Ano ka ba? Pagpasansyahan mo na ang bo. Kawawa naman yung mag-anak na yan. Tingnan mo nga, ang bata. Nang kawawa na wala ng ina. Hayaan mo, uuwi na bukas ang asawa buhat sa Saudi. Mabuti't naayos na nga ang kanyang passport. May lilibing na din si Evelyn sa lalong madaling panahon." Sagot naman ni Lolo Ambo, "Eh, ano pa nga bang magagawa ko?" "O siya ate, pumunta muna ako sa palengke para makabili ng ulam." Kinabukasan bandang hapon, nakadating na si Mang Edgar at matibasay namang nailagak sa huling hantungan ang mag-ina nung sumunod na araw. Pagkaraan ng 3 araw matapos ng libing ni Aling Evelyn, naging maayos na at malinis ang paligid. Wala na din naglalaro ng madyong o sakla. Wala na din ang maamoy na patay na kiniinisan ni Lolo Ambo. Ngunit pagsapit ng gabi, magsasara na sana ng mga bintana si Lolo Ambo ay nagpakita sa kanyang multo ni Aling Evelyn habang sinasayaw ang kanyang bagong panganak na sanggol doon sa kanilang bahay malapit doon sa may bintana. Sinubukan pa niyang kusutin ang kanyang mga mata. Biglang gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Lolo Ambo. Halos mahihi si Lolo dahil sa kanyang sobrang sindak at takot. Ayon kay Lolo, noon lang siya nakakita ng multo at hindi niya talaga kinaya ang kanyang nakita. Ito ay nadinig ko lang noong nagkwentuhan si Lolo Ambo at ang lola ko kinabukasan. Sabi naman ni Lola sa kanya, "Naku Ambo, baka kaya kanya pinagmumultuhan kasi nagsungit ka sa kanila noong nakaburol pa ang mag-ina. Ikaw kasi, dapat iniintindi mo na lang yan yung kalagayan nila nung wala pa yung asawa." Isa pang nakakahilakbot na nalaman namin, noong araw na mamatay si Aling Evelyn, nakita pa siya ni Tia Sabel na nakaupo pa si Aling Evelyn sa bangkito habang naglalaba. Ngunit, paano naman mangyayari yon? Samantalang the night before, ay tinakbo na siya sa ospital. At noong araw na nakita siya, ay kasalukuyan na siyang nakikipaglaban sa kamatayan. Hindi kaya kaluluwa ni Aling Evelyn ang nakita ng tita ko? Pagkaraan ng 1 buwan, nilisan nila Mang Edgar at ng kanyang mga anak ang inuupahang bahay. Masakit para sa kanila na dun pa tumira sa bahay kung saan namatay ang kanilang ilaw ng tahanan. Bumalik na sila sa kanilang probinsya para dun na lang manirahan. Samantala, napakatagal na bakante ng bahay na iniwan nila. May lumipat pagkaraan ng 6 buwan, ngunit agad din umalis, pagkaraan ng 1 buwan. Ginawa siyang panaderya, ngunit hindi rin nagtagal at isinara ito. Di kaya totoo ang lugar na ito ay malas? Hanggang sa muli mga ka-Dolls and Spooks, nagmamahal, Apple. Okay, so yun yung mga kwentong binahagi sa atin nila, Caloy.
ni Apple at saka ni Kate. So maraming salamat sa inyo sa pagbabahagi ng mga kwentong yon. Sana ay magbahagi pa kayo ng iba pa yung mga karanasan tungkol sa paranormal, yung mga kakaibang karanasan ninyo. At I'm sure na mag-enjoy tayong lahat yun sa mga ibabahagi ninyo. So, ngayon, i-discuss natin bawat isa yung mga kwentong yon. So, unahin muna natin dun di ako sa panaginip ni Kate tungkol sa isang puting ahas. So, ngayon, chinek ko kung anong ibig sabihin ng pagnanaginip ng ahas. So, actually mixed yung nakalagay dito, no? So, meron nagsasabi na parang negative daw yun. May sinagsasabi naman na positive daw yun. Okay, so, according to what I saw, kapag nanaginip ka daw tungkol sa ahas, it means daw you're dealing with a difficult situation or unsettling emotion in your waking life. Pero may positive din naman daw. Ibig sabihin daw ng ahas, healing and transformation are taking place. So, ewan ko. So, kayo po ba, ano pong masasabi niyo regarding dun sa kanyang panaginip? Kasi sabi niya, nagkataka siya kung bakit parang lumalaki yung ahas every year. Ano bang ibig sabihin nun? Pero anyway, every time naman na naginip siya ng tungkol yun sa puting ahas na yun, may swerteng dumarating sa buhay nila. So, I suppose it's not really negative. Well, para sa part nila at least, okay? So, sino man sa inyo na maaaring makapagbigay linaw tungkol dito sa naranasan ni Kate na nananaginip nga siya tungkol sa isang ahas? So, feel free to leave down your comments down below para po makapagbigay kayo ng explanation kung ano bang ibig sabihin at kung ano ba yung ahas na napapanaginipan nito ni Kate dun sa kanyang panaginip. Parang paulit-ulit. Sa panaginip niya, okay? So, at least once a year na naginip siya. Pero ngayon, 2019, parang hindi na bumalik yung ahas sa panaginip niya. So, I suppose, last time na yung 2018 na panaginip. But anyway, we'll never know. Hindi pa naman tapos ang 2019. Mali mo, bago matapos ang taong ito, ay magpakita ulit sa kanya. Okay. But anyway, so, we'd really appreciate it kung sino pong makakapagbigay linaw kung ano ba yung nakikita ni Kate na puting ahas na yon. Okay. So, tungkol naman dito sa kwento naman ni Caloy regarding dun sa pag-aswang dun sa kanyang kapatid. Okay, so by the way, gaya nga po ng napaliwanag niya, hindi niya muna kinuwento yung tungkol sa nangyari dun sa team building nila, dun sa bahay nila, or yung probinsya nila ni Luke. Inuna muna niya yung kwento niya tungkol dito sa ate niya. Okay, sa pag-tatangka ng mga aswang na makain yung baby dun sa loob ng sinapupunan ng atin niya. Okay, so medyo honestly, yung unang akala ko nga, baka nga si Luke yung nangangaswang. Yung parang dumayo talaga siya dun sa lugar nila, nila Caloy, para aswangin yung atin niya. Ewan ko kung anong purpose niya doon para gawin yun. Pero, mabuti naman, hindi naman ganun yung sitwasyon pala. So, hindi. Innocente si Luke sa parang to. Siya pa ngayon tumulong, nagkusang loob na tumulong. Okay, which is good of him, of course. So, mabuti na lang at ganyan ang ginawa niya. So, ayun, may mga natutunan na naman tayo. So, actually, hindi rin naman siya bago. Hindi ba yung paglalagay nga ng kalamansi? Naturo na rin yata ito ni Zach before na maglagay daw ng kalamansi para matakot. Dahil yung kalamansi, gagamitin mo rin yun kapag may nagbibigay sa'yo ng pagkain na galing sa isang tao na hindi mo kakilala masyado o kahit kakilala mo, budburan mo lang or pigaan mo lang ng kalamansi and then maglalabas ang tunay na itsura nito. Okay. So, curious lang ako. So, kung nakikinig ka ngayon, Caloy, regarding dun sa mga aswang, so, could you verify? Kasi nga, dito marami na tayo natalakay na tungkol sa mga aswang. Okay, mga, paano sila makontra, paano sila hindi makahawa sa'yo, etc. So, could you verify kung tatagay yung totoo talaga, according kay Luke, yung mga sili, na kapag nalagay ka ng sili dun sa pagkain na maaring hinawaan ka ng aswang, so hindi itatalab yun kasi mamamatay yung parang, sabihin na natin yung parang laso nila o yung kamandag nila para maging aswang ka rin. Okay, so mag-work ba talaga yun kung pagdilagyan mo ng sili yung pagkain? And then yung regarding naman dun sa barya, talagang totoo ba yun na hindi ka mabubuhat ng aswang kapag may barya ka doon sa inyong bulsa, ganyan? And then kapag kunyari nagpauso ka ng yung parang sinunog na goma, kunyari lumang chinelas o goma ng gulong, ganyan. So, kapag sinunog mo yun, parang ayaw na ayaw nung aswang lalayo at lalayo sila. And then, hindi rin actually nasabi pala dun sa kwento kung talagang totoo ba yung luyang dilaw na parang sabi ng nanay mo, pangontra daw sa aswang. Kasi parang nandun na si Luke, hindi dapat kung medyo hindi natutuwa yung mga aswang doon, hindi dapat lumayo sila. So,
Totoo ba yun? Effective ba talaga yun o hindi? Parang mali yung paniniwala ng mama mo na nakakatulong yung luyang dilaw at saka yung asin. Okay? Kasi nga parang, kasi nandun na si Luke, di ba? Nandun na siya. So nakita niya na yung medyo malapit-lapit siya dun sa luyang dilaw. Eh bakit hindi siya parang bumabaliktad yung sikmura niya or whatever, ganyan. Nung time na yon. So curious ako tungkol sa mga bagay na yon. At ayun, yun lang naman actually yung questions ko about dun sa pangyayaring iyon. Kasi sabi mo naman, naging okay naman yung pagbumuntis ng ate mo after that, and then nakapanganak naman siya ng maayos, and then hindi na nanggulo yung mga aswang sa bahay ninyo. Ayun po. So, ito pong si Caloy, nagkakausap po kami ng kaunti. Okay, so, may mga parang nabanggit siya na mga ibang mga experiences niya about sa aswang, so I'm very excited about that. Sana mabahagi talaga ni Caloy pa yung iba pang mga karanasan niya regarding sa aswang, and then kung may iba pang mga kwento, maliban doon, kunyari may experience din siya tungkol sa mga lamalupa o mga inkanto, ganyan. So, kung pwede niya rin i-share sa atin, so maganda rin yun. And then, of course, kasi nga sabi niya, medyo naging best friend na rin sila nito ni Luke. Okay, so baka may mga kwento rin si Luke tungkol sa pagiging aswang na pwede rin niya ibahagi dito sa atin. Okay, so very, very curious kasi ako. Of course, and I'm sure all of you are also tungkol dun sa mga kaganapan at sa buhay nito ni Caloy. Nakasama si Luke, and then yung sa buhay mismo ni Luke. Okay, so curious tayo lahat doon. Okay. And then, tungkol naman dun sa binahagi naman ni Apple, okay? Medyo parang honestly, medyo nagpigil ako ng luha. Kasi alam niyo naman, medyo sensitive ako sa mga ganitong topic, yung mga namamatay na magulang. Kasi nga, hanggang ngayon, medyo parang nalulungkot pa rin ako dun sa pagkawala nga ng father ko. Although, nangyari na rin to medyo matagal-tagal na rin, mga 2 years na rin, almost. Okay. So, medyo nainis ako na kaunti doon sa lolo ambu niya. Kasi medyo, puro medyo naman ako ngayon, paulit-ulit ako. Ayan, may pagka hindi naman siya masyadong considerate sa mga namatayan. Kasi alam naman niya yung sitwasyon na, yun nga, hindi nila mapalibing-libing yung katawan ng baby, katawan ng nanay. Kasi nga, naghihintay nga sila na makauwi yung tatay na sad to say or unfortunately, nagkaroon pa ng problem sa passport, okay? Kung mamalasing ka nga naman talaga na emergency na kailangan mo talaga umuwi, and then siguro mabaliw-baliw na siya, then hindi nga siya makauwi-uwi dahil nga dun sa problem dun sa passport, whatever that problem was. Okay, pero anyway, siguro magiging silbing aral na lang din ito sa mga buntis, okay? Kung bunagadalang tao kayo ngayon, take it easy, huwag yung masyadong sagarin yung sarili ninyo. Kasi katulad niya, medyo naging high blood pala itong nanay ni, nanay ni Gina, yung kaibigan ni Apple. Okay, and then yun nga, dahil doon, nagkaroon ng komplikasyon, and then yun, naging sanghina kanya maagang pagkamatay. At the same time, namatay din yung baby sa sinapupunan niya, hindi na na-save. So, nakakalungkot talaga. Kasi nga, parang doble yung trahedya nangyari, namatay na yung baby, namatay pa yung nanay. So, sobrang nakakalumo talaga sa part ng family. At tungkol naman sa mga katulad ni Lolo Ambo na kunyari may ganun nga nangyari sa paligid ninyo, please lang sana maging considerate naman po tayo. Grabe naman. Kasi alam naman natin yung sitwasyon. Huwag na po natin lalong pabigatin yung kalooban ng mga nawalan ng mamamahal sa buhay na parang tipong baka nagpaparinig ka pa, nagsisimula ka pa ng gulo, nag-aaway ka pa. Matuto na lang po tayo yung labakan ng ating pangunawa kasi nga alam naman natin na yun nga may paniniwala na ganun. Kasi ganun yun yata sa amin, parang bawal daw magwalis-walis. So as much as possible, yung mga tao dapat naman hindi na sila magkalat, Diyos ko. Okay, so hindi nga kami nakapagwalis. Okay, buti na lang hindi naman dito binurol sa bahay namin si Daddy nung time na namatay siya. So doon naman siya sa chapel. Pero still, okay, hindi rin naman pwede yung parang pababayaan mo na talaga sobrang dumi. So syempre, parang hindi yata namin masyado sinunod, pero paano ba? Hindi kami nagwawalis. Pero pinapulot lang namin. Okay? So, yun yata yung bawal. Bawal magwalis. Pero pwede yatang pulutin. I'm not sure. Pero definitely kasi chapel yun. So, may nagsisimba. May pupunta doon. And then, napangit naman. Nakakahiya naman ang kalat-kalat talaga. So, ayan. And then, siguro paniniwala lang yun sa mga tipong mga probinsya na hindi naman lang siya masyadong ini-implement dito sa Manila. So, I don't know. Ayan. And then, ayun tuloy nangyari dito kay Lolo Ambo, nagparamdam sa kanya, nagpakita sa kanya yung multo kasi siguro parang medyo na-hurt yung feelings ng multo na alam naman niya yung bagay na nangyari tapos wala pa siyang pangunawa. Ayan, buti nga lang ganun lang nangyari sa kanya na
nagpakita lang sa kanya ng ganun. Eh, kung paano kung talagang hindi siya pinatahimik. Na tipong nasa loob na siya ng kwarto niya, nagpapakita pa sa kanya. So, mas kakaiba yung ganun. Okay, so, ayun lang. Ayun lang masasabi ko about sa story na yon. So, matuto tayong maging mapagbigay sa kapwa, maunawain. At the same time, kailangan talaga natin ipakita sa mga minamahal natin sa buhay na talagang love natin sila. Kasi kapag mga ganyan, mga katulad niya na medyo biglaan yung pagkamatay. So, hindi natin talaga masasabi kasi ang buhay is parang unpredictable. So, akala mo, ang lisig-lisigla pa ng taong ito, sobrang masaya, walang kasakit-sakit, walang problema, ganyan. Then, all of a sudden, bigla na lang siya mawawala na parang isang iglap. Okay? So, ayun. Ang advice ko talaga sa inyo lahat, make sure na you show your loved ones na talagang importante sila sa iyo, mahal mo sila, every day of your life. So, wag mo silang take for granted because, as I mentioned, you'll never know. Okay, so medyo napakahirap kapag dumating yung pagkakataon na nagsisisi ka kasi hindi mo naparamdam sa kanila na mahal mo sila habang nabubuhay pa sila. So, yun. Ako medyo may pagsisisi nga ako, as I mentioned before pa, regarding nga dong kay Daddy kasi nga hindi kami in good terms nung namatay siya, nung nawala siya. So, ayun. Hanggang ngayon may parang regret pa rin sa puso ko about that. Pero syempre, kahit ano, nawawala rin naman yun. Parang inaano ko na lang, pinagdasal ko na lang na sana mapatawad nga ako ni Daddy sa mga nagawa ko, then napatawad ko na rin siya sa mga nagawa niya. Ayan, so ayun po. Ganun lang siguro, kailangan lang natin siguro talaga mag-move on and then just face the reality na, ayun nga, wala na siya, pero still, you just make amends by living a good life and then yun nga, huwag mo na sigurong gawin yung mga bagay na nagawa mo na, na alam mong masama sa ibang tao, sa pagiging pinagpapatuloy mo pa yung mga masasamang yun. Anyway, so, ayun lang yung masasabi ko about that. Huwag na nga, ayoko na mamaya, may paiyak pa ako dito. Ayoko na umiyak. Okay. So, yun lang masasabi ko tungkol sa mga tatlong kwentang yun. Again, magpasalamat tayo lahat dito kay Apple, dito kay Caloy, at saka dito kay Kate. Okay, ngayon naman, babasahin naman natin yung mga comments na iniwan niyo po sa pinaka-previous na video na in-upload ko, yung nakita ko si Bigfoot. So, nagustuhan nyo ba yung kwentong yun? Okay, I hope na nagustuhan po ninyo. But anyway, let's go ahead and read the comments. So, simulan po natin kay Darwina Pensarovisca. Hello sa iyo, Darwina. Sabi niya, ang ganda ng mga kwento. Salamat sa mga senders. Naliw talaga ako kahit na late na ako nakapakinig. Salamat sa kwento, Clark. Kabang-abang yan na mag-focus ka na sa channel natin. Ingat ka lagi, Clark, at sa ating lahat ng mga ka-dolls and spooks. God bless us all. So, thank you sa iyo, Darwina. At yes, sa mga hindi po nakakaalam, nagbabalak. So, talagang nag-file na po ako ng resignation sa aking company. Mag-concentrate na po ako talaga sa paggagawa ng mga videos dito sa YouTube. So, okay. So, medyo kinakabahan po ako talaga, to be honest with you. So, syempre, it's very risky. On my part since you know I'll be depending on YouTube for my income na from now on, ayun po. Pero anyway, so I think talagang kailangan naman talaga na mag-risk po tayo, mag-take ng risk kasi kung palagi mong mag-play it safe, so walang mangyayari, hindi mo ma-achieve talaga yung maaari mong makamit kung talagang mag-take ng risk. So of course, syempre, bibigyan mo lang ng time yung sarili mo, parang titingnan mo kung mag-work ba siya, then if it doesn't work, then I suppose you need to have a plan B. And then yung plan B ko, of course, is mag-work from home ako. And then plan ko talaga mag-work from home habang nag-full-time na nag-YouTube para may parang backup na income ako if ever na, you know, magkaroon man ng issue. Pero I'm positive naman, I'm thinking positive. Nakunod para baka ma-jigs. Okay, so I'm hoping na wala nga mangyaring ganun. Ano na, maging okay ang lahat. Okay, kapag talaga nag-full-time na YouTuber na po ako. Of course, I just have to be more careful dun sa finances ko. Then, kasi nga yun na, everything will have to depend on YouTube moving forward. Okay, pero excited na ako kasi ang mangyari nun, baka kapag create na ako ng more videos para sa inyo, and then of course, I'll have more time to improve on the videos. Mas mapapaganda ko pa siguro siya. Magagawa ko ng paraan para mas maging kapanapanabik yung mga
mapapadala, mga nabibigay ko sa inyong mga videos. Ayan din yung mga kwentong mga hindi ko pa nababasa kasi kailangan ko pang i-edit. So, I'll have all the time na para ma-edit yun at finally, mabibigay ko na po sa inyo yung mga shinare nyo po na videos sa akin. So, ayun, sobrang excited po ako and I'm sure marami rin po sa inyo na excited katulad po ni Darwina na kapag talagang nangyari na nga po yun, yung full-time na YouTuber na po talaga ako. Okay? So, thank you again, Darwina. At hello din kay Hawaiian Girl, kay Maria Georgievich. So, sabi niya, hello, sisi ko and Dallas and Spookies listeners. Thanks for the new upload po. Okay, so I hope that you're doing well, Maria, Ate Maria. So, ingat ka palagi dyan and God bless sa'yo. Okay? At hello din kay Yan Mariano. Always listening from Singapore. Thank you, Yan. And yun nga, salamat sa pakikinig at sana po huwag kang magsawa na makinig dito sa Dolls and Spooks. Ayan. Then kay Nancy Uy. Hi, Ma'am Shi Clark. Thanks for the upload. Great stories. Thank you sa'yo, Nancy. Okay, actually, share ko lang po sa inyo. I hope you don't mind, Nancy. Si Nancy po, kinausap po ako niyan over Facebook. Sobra po akong na-touch po sa message niya po sa akin. Kasi if you're, just so you're aware, si Nancy po is having some health issues. Okay, so medyo, meron po siyang kinakaharap ngayon na medyo masama po yung kanyang, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin, pero sige, I'll go ahead and say it. It's not really bad naman. So, she's a cancer patient, okay, si Nancy Oy. So, sabi niya na isa daw sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya o yung tipong nakakapagpagaan ng kanyang kalooban dahil nga sa naranasan niya nga na sakit ay yung pakikinig nga po dito sa Dolls and Spooks. So, sobra po akong na-touch and na-humble po doon. Kaya po, sobra po akong talagang kaya ako gusto ko na talaga mag full time eh, kasi parang mas lalo ko pang mapalagdagan po yung mga pag ina-upload ko po dito sa YouTube. And then para sa'yo, Nancy, I hope na gumaling ka pa. So, sabi ko nga naman, lagi ko sinasabi, hanggat may buhay, mayroong pag-asa. Sana wag tayong mawawalan na pag-asa, palagi tayo sana lumaban, okay, sa mga binibigay sa atin ni God na mga trials and obstacles. Ayun. Okay, so huwag kang mawawala ng pag-asa, pinipipray palagi kita mula nung nalaman ko na ganun pala yung sitwasyon. At sana guys, sinihingi ko sa inyo, pag-pray po rin natin si Nancy, okay, na sana po ay makasurvive po siya. Kasi po, sobrang, alam naman natin na mahirap po yung sakit na cancer. Yung parang tipong, akala mo okay ka na tapos mag-remission yung cancer, ganyan. So sobrang pong mahirap po yun. Okay, thankfully, although namatay po yung ano ko, yung lola ko, ng brain tumor, okay, so cancer, pero hindi ko na po masyado matandaan kasi masyado pa po akong bata nung nangyari yun. Pero I hope to God, okay, na walang mangyaring ganun sa family ko kasi po feeling ko parang ako rin siguro baka mamatay din ako. Hindi ko ang pangit na sabihin, pero ganun lang, honest lang ako na yun nga, baka kasi hindi ko makayanan din. Sobra kasi takot na takot din ako kapag ganyan, lalo na kapag iniisip ko yung bagay na talaga parang mawawala nga yung tao. Pero, ano ba? Bakit mo sinasabi yun? Ano ba? Okay, so hindi po, ano. Ang masasabi ko lang, dapat po magpakatatag po tayo. Okay, Nancy, magpakatatag ka. So, gaya nga nasabi ko, pinagdadasal kita palagi. Sinasama kita sa mga dasal ko na para gumaling ka o kaya at least sumaba pa yung buhay mo. At sana hindi ka mag-suffer. Ayan. Then, maraming salamat talaga at iyon po, yung po mga videos na ginagawa ko po, i-dedicate ko po sa iyo para po mas lalo ka pa pong maging masaya at saka maibsan po na kahit paano po yung sakit na naranasan mo. Okay, so maraming salamat po talaga. So, hello din kay Horror Tagalized, okay, PH Horror Stories. Sabi niya, listening now habang nagla-lunch. Okay, so salamat at kasama mo pala kami sa pagla-lunch. Okay, Horror Tagalized Horror Stories. And then kay Grace Joy Herbias. Okay, thank you, always listening from Egypt. Oh my God, so nakarating na pala sa Egypt tong channel natin. I'm so happy. Okay, para talagang global na talaga. Okay, thank you po. At kay Lily Santiago, salamat sa mga tatlong new sender. At sa'yo, Kathleen, at Sis Clark. Aid Mubarak, God bless you, our family. So yes, okay, so Aid Mubarak, okay, hello po sa, sorry,
Ano ba yung nag-burp ako? Hello sa lahat ng mga nag-celebrate po ngayon sa nang katatapos na Ramadan. So, I hope na enjoy na po kayo. So, tapos na yata yung fasting ninyo. So, you can go ahead and eat to your heart's delight, I suppose. Ayan. So, hello naman kay Ashley Kate de la Cruz. Okay, sabi niya, Happy Eid Mubarak to all Muslims. Thank you sa new upload, Ma'am Shi Clark, and God bless you always. So, God bless din sa'yo, Ashley. At hello kay Yanni Dian. Hello, Clark and DollsAndSpooks family. Kinig time while eating. Okay. Salamat. At hello din kayo sa'yo, Nikki Arnais. Thank you sa new upload, Madam Clark. Listening from Hong Kong while busy-busyhan sa work. Okay, so, ayan. Salamat sa pakikinig habang nag-work kayo. So, okay yan. Ako, ginagawa ko rin yan. Mahilig din ako makinig habang nagkatrabaho kasi parang may ibsan yung parang pagod mo sa work kapag nalilibang yung isip mo, di ba? Okay. So, sabi naman ngayon ni John Renial Sakate, nice story again. Thank you sa pagtangkilik, John Renial. At sabi naman ni Incognito Stories, Hi, Madam. Napakasipag mo talaga mag-upload. Diyan ako hanga sa'yo. God bless, Madam. More subscribers and stories to come po. Salamat din sa'yo, Incognito Stories. Kailangan po talaga, lalo na ngayon, na yun nga, mag-full-time na po ako. So, kailangan ko po talaga na sipagan pa lalo. Okay, lalo pa pong mas maging madala sa pag-upload. Okay. So, syempre para din sa mga mahal kong mga subscribers kasi alam ko na parang marami sa kanila yung naghihintay ng upload. So, thank you po sa inyo talaga. Okay. Then, sabi naman ni Anita Gopo, excited na ako sa kwento ulit ni Kathleen. Thanks, Sir Clark, and God bless us all. Okay, so thank you, Anita. At meron na pong sinabit sa atin ni si Kathleen na bagong kwento. So, I'll be reading that siguro sa susunod na mag-upload po ako dito sa ating channel. So, ayan po. And then, of course, nalaglagan ko pa po. Kasi yun po yung gagawin ko na siguro ngayon. Palagi pong may parang dagdag. At sobrang haba ng kwento na pwede yung siya na lang. Okay, pero kung medyo maikli naman yung kwento, then, you know, I'll be reading siguro mga tatlo katulad nito or apat o lima. Depende po. So, as much as possible, ang gusto ko medyo malapit sa isang oras yung kwento. Okay, para po sulit talaga sa mga tagapakinig. Okay? And then, hello kay May Mian Mian. Thank you sa new sender at naniniwala po ako sa Bigfoot at sa UFO. Napapanood ko sa Discovery Channel at hi to Ma'am Kathleen. Mabuti naman po at magaling ka na. Stay healthy and God bless po, Sir Clark. Okay, yes. Ako actually, mabanggit ko lang, ano, naniniwala ako sa Bigfoot at naniniwala rin ako sa ibang mga cryptids like yung sa Kraken, yung mga ganyan. O yung mga tipong basta yung mga tipong mga hayop o yung mga ano ba yun, chupacabra, yan yung mga ganyan. So lahat yung pininiwalaan ko, why? Okay, meron ba ako, para kung sabi naniniwala ako, nakakita na ba ako or what? Hindi naman po natin kailangan makakita para po masabi na hindi sila na totoo or what. Kasi naniniwala ka nga siguro na may Diyos, di ba? Pero naniniwala ka sa Diyos. O hindi, I'm sorry kung kino-compare ko po siya kay God, yung mga ganyan. Pero just, I'm just setting an example. I mean, you don't need to see something to believe in them. You just need to have faith. Okay, so, I suppose it's not really, I don't know, baka may mga parang mag-react na bakit ko kinocompare yung faith sa mga ganyan. Pero, ewan ko, basta ba, feeling ako talaga eh. May feeling lang ako talaga na they're true, na meron talaga. Hindi lang natin sila na-discover because of course, there's something about them. There's a mystery nga. Either may power siguro sila or meron sila talaga sigurong kakaibang galaw na hindi sila mahuli-huli or what. But definitely, I believe in them. Okay, so wala pong alas talaga may makapagsabi na ito yung ano, wala talagang chupacabra or wala talagang Bigfoot. Kasi meron talagang patunay sila na magsasabi na talagang wala. Unless they can do that, then I'll continue to believe. Okay. Ayan. Then, hello din naman po kay Jasper J. Punay. Wow, just keep listening and subscribe. Okay? So, thank you, Jasper. At sabi naman ni Niera Cram, good morning, Clark. Thanks up for sharing again. God bless and take care po. Salamat din sa'yo. At sabi naman ni Benhur Ludlum, job well done. Nice story. Thank you, Benhur, and I hope na okay ka po dyan sa inyo sa Texas. Okay? At hello din kay Gem Dance. Okay, thanks to all the senders into your part. Waiting for more videos, we miss you, Sack. Okay, so I've already mentioned kung nasa na po si Sack ngayon, nakauwi na po siya, pero yun nga po. Hintay-hintay lang po muna tayo
para po dun sa kanyang continuation ng story niya. Okay, so hello Kiseni Villajos. Okay. Yung regarding po doon sa ano, doon sa contest po natin, yung tungkol sa pag-recruit, sa recruiting contest po natin, please paki-advise po yung mga ni-recruit ninyo na doon po sa call center body kong Aswang mag-comment. Kasi po kapag nag-comment po sila sa ibang mga videos, hindi ko po yun makakount. Okay, so ayun, reminder lang po, please paki-advise po sila sa call center kong Aswang. Okay, doon po sila mag-iwan ng comment. So, mas maganda po, awan ko ha, kung ano, tama ko bang sabihin ko to sa inyo, pero ito po yung ginagawa ng iba. Yung para bang kunukuha na nila yung mga cellphone ng mga kakilala nila, din sila na yung nagsasubscribe. At din nag-iiwan ng comment. Okay lang po yun, okay? As long as yun nga po, we need more subscribers. So, paki-subscribe lang po yung mga yan, and then of course, let them know na mas maganda kung manunood po sila ng mga videos na in-upload ko. Kasi syempre, ano naman yung subscribers, maraming hindi naman nanonood. So, as much as possible, manood din naman po sila. So, natatawa lang ako yung parang natatakot daw sila, kaya daw hindi sila nagsasubscribe o hindi sila nanonood. Ewan ko lang. Kasi, ano, ewan ko. Siguro kung depende naman yun sa bawat tao. Pero, para sa akin, hindi naman po siya, ano, yes, it's scary, pero hindi po siya yung scary na tipong may mga jump scare na tipong parang bigla na lang magugulat kayo na, wah, ganyan. May biglang tatalon-tatalon dyan sa screen papunta sa inyo. Ewan ko lang. Para sa akin, ganun lang yung naiisip ko. Medyo nagtataka lang ako dun sa iba. But anyway, to each his own. Okay? So, hello din kay K-pop and K-drama. Wow, new story ulit. Late na ako nakapakinig kasi may pasok kami. Okay, okay lang yon. So, hindi naman po kailangan na talaga pagka-upload na pagka-upload din ng mapanood ninyo. So, nandiyan lang naman po yung video. As long as, you know, kapag may extra time po kayo, makapanood po kayo, then that's fine enough. Okay, so, yun po. Sabi naman po ni Alamin Chic, hello, Mami Clark. Very thankful din po at nakilala ko ang channel mo. Nakakaasa ka na hindi ako mag-isawa makinig at manood sa mga upload mo. Love you, Mami Clark. More power and God bless you always. Andito lang kami lahat, lagi para sa'yo. Watching from Singapore. Maraming salamat, Alamin. So, asahan ko po yan at palagi po kayo makikinig po sa mga videos na ina-upload ko po dito sa ating channel. Ayun po. So, maraming salamat po sa mga loyal po talaga ng subscribers. So, napakalaki ng utang na loob ko po talaga sa inyo. So, thank you po talaga. Okay. Sabi naman ni Black Angel, God bless po sa DollsAndSpooks. God bless din sa'yo, Black Angel. Ingat ka palagi. Sabi naman ni Sariwat Malaman, may bago na naman dito sa American. Ang Bigfoot story turn, okay. So, sinasabi niya na hindi daw siya naniniwala. Favorite daw niya yung Aswang. Okay, ganito po yun. So, kanya-kanya naman po tayo. Hindi naman po tayo namimili dito sa channel na to na maniwala. So, of course, may sarili po tayo mga beliefs. Okay, so, hindi naman po natin pwedeng saklawan po yan. Pero sa akin lang, let's just make sure to respect each other's opinion and then yung beliefs, ganyan. So, huwag po natin please na parang tutulig sa inyong mismo nagpadala na hindi po totoo yung sinasabi niya or what. Because of course, okay, ang makakapagsabi lang po talaga kung totoo o hindi ay mismong nakaranas o yung nagpadala ng kwento. So, since wala naman po tayo doon, we cannot say otherwise. Okay, so, yun po. Okay, pero thank you pa rin sa Riwat Malaman sa iyong comment. At hello kay Meryl Vargas. Okay, again, doon po tayo magko-comment po kung tungkol po ito dun sa recruiting dapat sa recruiting contest, yung dun sa ating anniversary contest, dun sa ang call center body kong Aswang. Okay. So, hello po. Pero hello po sa inyo, Meryl Vargas at kay Rachel Vargas. Marife Caberto. Good day, madam. Thank you po sa stories. I remember nangunguha din kami ng suso nung mga bata pa kami na pang-ulam. Ang kulay itim na matulis ang buntot. Kung saan kami nangunguha, doon din na experience na makakita ng babaeng nakalutang sa tubig. Ang suot niya ay parang trahe de boda na papalapit sa akin. Actually, sa amin ang nanay ko. Dahil inabutan ng 6 p.m. sa paglalaba sa ilog. Tamang-tama naman patapos na ang nanay ko sa paglalaba, kaya pagkatapos niyang ilagay lahat ng damit sa palanggana, hinila na ako ng nanay ko at nagmamalili kami umalis sa tubig. Tapos tinanong ko sa nanay ko kung ano yung nakita ko. Sabi niya nagbabantay daw sa ilog yun.
Marami pa akong nakita at naramdaman din. Di ko lang alam kung open yung third eye ko. God bless po, madam, and more power po sa channel mo. Mas malaki po ang natutulong mo sa aming tagapakinig, lalo na sa aming mga OFW, patanggal ng stress at boring. Ikaw po ang gamot namin. Ingat po palagi at thank you po sa effort niyo, madam, and also sa mga senders. So, okay. Maraming salamat sa iyo, Marife Caberto. Again, okay, memorize ko na. Hello kay Armando Adaw, kay Liam Damata Adaw, at saka kay Irish. So, hello sa inyong lahat. Sana mabahagi mo yung kwento ng ito na kabuuan, yung naging experience nyo ng nanay mo doon sa tubig. Parang naisip ko tuloy, hindi kaya ito yung si La Llorona. Okay, so alam niyo yun yung kwentong yun, yung parang nasa may tubig siya, and then nangihila siya ng mga bata kasi akala niya yun yung anak niya. Okay, so iniisip ko tuloy kung yung kaya yun. Okay, pero ang La Llorona kasi nandun lang yun sa ano, diba, parang Latin America. Hindi ko alam kung nakakaabot na ba siya sa Pilipinas, but anyway. Okay, so sabi naman si Dai Adisney, thanks Ate Clark for uploading new stories. Nakakatuwa yung mga stories. Marami talagang iba't ibang naninirahan sa sapa. Masarap din maligo sa sapa, malamig ang tubig. God bless Ate Clark. Oo nga eh, parang gusto ko talagang maligo ulit sa ilog o sapa. Okay, kasi naka-experience naman ako maligo sa ilog. Kasi nga nung nagpunta kami sa probinsya namin dun sa Bicol, may ilog doon. Yung Pagkadiri nga actually, doon din nagpupupo yung mga ano tao. Ginagawa nilang palingkuran din yung ilog. Anyway, kung ngayon siguro hindi ako maliligo doon. Pero nung bata pa kasi ako doon, so wala naman sa akin yung mga bagay-bagay na yan. Anyway, so ayun. So, ang masasabi ko lang doon, ayun nga, enjoy nature. So, ingatan natin yung kalikasan, of course, kasi yung mga beach, yung mga sapa, ilog. Kapag yun natin yung iningatan, parang memories na lang ang may iwan sa atin. Then yung mga anak-anak natin, mga apo, hindi na nalang may experience yung maligo sa mga ganyan kasi nga polluted na lahat. So, hanggat maaga pa, hanggat makakayanan pa, ingatan natin at linisin natin yung kapaligiran natin. At huwag natin gawin na magtapon-tapon kung saan din yung mga waste natin doon yung inilalagay para hindi natin masira yung bigay yama, yung yaman natin sa kalikasan. Okay. At hello kay Ace SE. Lagi na lang akong di na siya shoutout. Baka magkahimala po, ito pong name ko. Ace Scalo, baka sakaling ma-shoutout na po ako. Alam mo, hello kay Ace Scalo, at nabati po kita, okay? So, naalala ko yan, nabati po kita dun sa previous na video. Okay, so baka po na-miss mo lang. Okay, nandun siguro sa may bandang medyo huli-huli. But definitely, I know na nabati po kita. Okay, so, ayun po. But then, yun nga, ulitin ko ulit. Hello kay Ace Scalo. Okay, hello sa'yo. Ayan, so, shoutout na po yan. Okay, so hello kay Richel Luces. Nice stories po ulit. Thanks sa mga sender. Thanks sa pagbasa, madam. God bless po. So, hello din sa iyo, Richel. At sabi naman ni Meredith Liabe, hi, Clark at mga Kadals and Spooks. Grabe yung story sa UFO at Bigfoot. Totoo pala yung sinasabi ng ibang tao na kapag nasa presence ka ng isang UFO, especially yung ganito na close encounter, hindi mag-work ang lahat ng electronics na meron ka. At kapag nawala na yung UFO, doon palang gagana ang mga ito. Yung sa Bigfoot naman, I think as long as we have many vast thick forests, the authorities will never catch some creatures. By the way, Clark, have you heard about the island of Dolls in Mexico? Thanks again for the upload and God bless. Yes, of course. So, Isla de Municas ba yun? Yung parang ganyan, oo. So, narinig ko na siya na mayroon nga, ang kwento daw nun is meron daw nakatira daw na parang ermitanyo. Well, not totally ermitanyo. Parang ayaw niya lang ng parang meron siyang anong tawag nito? Okay, parang ayaw niya lang makihalubilo sa mga tao. Ganyan. So, medyo may pagka-loner yung matandang yun na nakatira doon. And then, one time daw meron daw siyang nakuha daw na parang ano? Meron daw nakuha siya na parang manika o na lumulutang-lutang sa tubig. And then, for some reason, parang marami nang lumutang na mga manika doon sa paligid ng kanyang isla. And then, yun na. Doon na nagsimula yata yun. I'm not sure. Well, I'm not 100% sure dito sa binabanggit kong story. Kasi parang yun yung naalala ko. But definitely, if I had a chance, pupunta ako doon. Pero yung mga manika kasi doon, na nandoon, eh, medyo creepy. Okay, not creepy in the sense na parang mukha talaga silang mga ghosts or what. Kasi parang itsura para silang mga tinorture, nakalambiti, nakabigti, naka parang may
nakalagay na parang tinuhog, ganyan. So, sayang, okay? So, kung ako lang manguha ako ng mga manika, nagnakaw ng manika eh. Pero kukuha ako doon ng ano, gusto ko ng isang manika na galing doon sa islang yun, okay? And then gusto ko, idadaling ko dito sa Pilipinas, and then yun na. Souvenir ko, kumbaga. So, definitely, lilinisin ko yung manika naman, syempre ayoko naman yung talagang tipong nagkalunsulos yung itsura. So, yan, kailangan magaganda yung mga manikang meron ako, kumbaga. Ayan po. So, yan, thank you, Meredith. And then, sabi naman ni Alden Jude Lapus G. Lapus. Wow. Okay. Good stories po. Sino po si Priska? Sino si Priska? Baka itutukoy mo yung sa team, yung intro music, yung Tili-Tili Bomb. Wala po yun. Yung ano po. Kung may translation po yung Tili-Tili Bomb, pakisearch na lang po kung ano pong talagang direct translation po nun. Pero, yung pinaka gustong ang message lang po talaga ng kantang yon, yung Tili-Tili Bomb, just in case you're curious kung ano man po, is matulog ka na kasi kung hindi, may bata, mayroon po manguha ng bata. Yung parang po usual na panakot sa mga bata na matulog ka na, kung hindi, kukunin ka ni ng mumu, ganyan. So, ayan, yun po yung ng kantang yung kwento. Na kantang yun, na I think na bagay naman po sa ating channel, okay? Since medyo may pagka-creepy po talaga yung song na yon. So, yung message yung po creepy, hindi lang yung sound creepy. Okay, so matulog ka na kasi may kukuha sa yung mumu kapag hindi ka natulog. Ayan. Okay, so hello sa'yo, Ginoong Takip Silim Scary Stories. Ang cute ng sombrero mo, Sir Clark. Bigfoot ay isa sa mga favorite kong cryptids. I love our very own Amomongo too. Ganda ng mga stories, Sir Clark. More and more power to sa iyong channel. Thank you sa'yo, Ginoong Takip Silim. At sana rin po, more power din sa channel mo. Hello, Miyang Ubayid Anuyaini. Hi, Madam Clark. Salamat po. Nakumpleto na naman ang araw ko. Salamat sa channel mo at sa mga senders. So, you're welcome at salamat po at natutuwa ka po dun sa mga ina-upload ko po na video. At sabi naman ni Sosimo Sayangko, Hi, Clark. Ang cool ng story pero hindi balay. Bale, malapit na ako magbigay ng story sa'yo. May isang friend na niyaya, wait lang, Ma'am Clark, gagawin ko yung true story. Okay, sige po. So, hintayin ko po yung kwentong ibabahagi mo sa amin, Sosimo. Okay. Then, hello naman kay Griselda. Ano yun? Wala. Okay. Pasensya na pala napindot ko, hindi na parang natanggal po sa pagkakaano na wala tuloy sa... Ayan, okay. Nabalik na. Okay, hello kay Griselda Isbasitas. Sana si Sak na naman, hehe. Paborito ko kay Sak talaga. Kahit pabalik-balik pinapanood ko yung story ni Sak. Don't worry po. So, as I mentioned nga po, okay, I'm hoping na very soon makakapagbigay na po ulit ng stories po sa ating si Sak. Okay. So, sabi naman po ni Christian Gregorio, parang si Moises pala si Sheila, may powers pag tinaas yung kamay sa ilog. Baka po ano, kasi nasa ilalim po siya ng ilog, okay, nasa ilalim po siya ng tubig, kaya ginano niya yung kamay niya din, parang bumulusok po siya pataas. So, baka ganun po yung ibig niya sabihin doon. Okay, so hello po sa'yo, Nenet Augusto. Salamat po muli and God bless. Okay, so salamat din sa'yo. God bless din po. At hello kay Alpha Omega. Late ako pero sulit pa rin. Thanks sa story, Clark. So, you're welcome, Alpha Omega. And then yung kwento mo, hindi ko po nakakalimutan yan. I'll read that someday soon, okay? So, sabi naman ni Lady Minea Jeanine, may alam po ba kayong katangian o kakayahan ng aswang na magkukulam? Ano-ano po ang mga ito? Okay. Actually, parang nabanggit na yung before ni ni Brandon, yung tukol sa mga aswang na magkukulam, na isa sila sa mga pinaka makapanyarihan na talagang mababangis na aswang. Kasi nga, hindi lang sila aswang, may kakayahan din silang mangkulam. Pero, hindi ko talaga, I really cannot think at the top of my head. So, pakicheck na lang po siguro, please, yung pong playlist po ni Brandon. So, ilalagay ko na lang po sa I button, okay, yung pong yung pong link po para po dun sa playlist. Nakasaad po dun yung tukol nga po dun sa mga aswang na mangkukulam. Ayan. So, hello po. Ano ba yan? Hindi ko na nakikita, Maddy. Ayan. Hello po kay Seni Villajos, kay Jomer Grijaldo,
Sana Tita Clark, soon ang story ko mapili mo. More power, Tita Clark, at sa mga DollsAndSpooks. Alat naman po, babasahin ko po na kwento. Huwag po kayong mag-alala. So, promise po yan. Okay, hello kay Miami Laurel, kay Myra Villanueva, at kay Lizelle Berame, kay Renato Fernandez, at sabi naman ni Paul Dar, yes, mamita, yung mga cousins ko, nagsipagtakpuhan after makita yung mga nilang nagwalaway ang matanda. Ah, siya yung isa sa mga nag-share ng kwento. Okay. So, kasi wood fence ang banana trees, ang pagitan ng house ni Lola at ng aswang. Kaya nung maliit pa kami, tuwing vacation, 5 p.m. sarado na ang main door. 7 p.m. dinner, 8 p.m. dinner. Ano to? Okay. Main door, 7 p.m. dinner, 8 p.m. Ah, okay. Baka, ibig niya sabihin, 8 p.m. sila nag-dinner. Okay. Well, locked dati ang wooden door nila Lola. Aside sa paligid na spooky sa loob ng bahay ni Lola, spooky din. Tapos si Lola ay isa ding balagaton. Which I know you have come across that word. Okay, yung lapitin sa mga aswang o mga ganyan. Okay. Dati akala ko panakot lang ni Lola yung mga kwento niyang yun. Yung pala gaya din siya ng nanay niya na balagaton, sila mamita. Halos kilala yung pamilya ng matanda na aswang sila sa buong barangay. Pero dead man na lang. Yung matanda alam mo may kakaiba sa kanya. Pero yung isang apo niya ay girlalu, kaya pala kaibigan. There's a truth about ginayuman ng aswang. Few blocks away from my lola's house dati may lalaki na lasinggero na nakatira. Ang sabi noon daw, umuwi siyang lasing galing sa inuman. Dinakbay niya ang sugarcane field walang katao-tao na may narinig silang sound na ik-ik-ik. He then knew he will encounter an aswang. Mapapalaban siya. The aswang attacked him from his back and instantly grabbed the greasy body ng aswang at niromansa na parang asawa niya daw. Nagpupumiglas ang aswang pero todo romance si, ano ba to? Parang medyo X-rated. Ano ba to? Medyo ano si ano? Ikaw lang kung pwede ko bang sabihin to? Basahan nyo na lang po yung basa yung spare parts ng aswang. Kinalmot siya sa mukha. Nawala ang aswang pati ang kalasingan ni Tito Ipong na bad trip. Siya tuloy. Ha, salamat mamita. I had a rough night at work but this episode made my day. Okay. So parang ang sinabi lang naman niya doon is parang yun nga. So yung sinubukan ng tito niya na sabihin lang natin na parang may pipong gawin na parang may mael dun sa aswang. Okay. And then yung aswang is medyo siguro na turn off or nandiri. Pero hindi ganun dapat ang reaction ng aswang, iba. Dapat yung parang matetemp o parang magagayo mo sila, hindi sila tipong parang tatakas. But anyway, maybe they don't like that. Yung mga iba na, paano ko sasabihin to? May parang theory ako eh. Ano kaya nun? Siguro mag-work yun. Kunyari yung aswang ay attracted na sa'yo at in the first place. Pero kung hindi sila attracted sa'yo, then ginawa mo yun, malamang mata-turn off sila and then lalaya sila after that. So, magandang ano yun sa aswang, diba? Okay, so yan, kapag ganyan, medyo nakakatakot nga lang kung kaya ng kalooban ninyo na kapag may aswang na umatake sa kanyo, so medyo siguro anuhan ninyo, sunggaban ninyo sa alam nyo na kung saan dapat sunggaban. And then kapag ayaw sa inyo ng aswang, hindi parang marerepel sila, tatakbo sila paalis. So medyo maano sila. Nakatuto ka yata sa ma'am siya electric fan. Yes, okay, so narinig niyo pala yon. Okay, yes, narinig ko nga rin actually. Pasensya na kayo talaga doon kasi sobrang init. Okay, then hindi ko na malaya na yung mouthpiece pala kung saan nakatapat yung pang record ko is nakatapat din sa electric fan. Kaya yan, medyo may umuugong. Pero yon, ginawang ko na po ng paraan. I think now okay na naman po ito. Hindi na po marinig yung pag-uugong po dito. So, ayan po. So, I hope na okay na ngayon. Pasensya na talaga. So, hello kay Yanni Diane. Okay, first comment ever pala me. Okay, so, thank you. Congrats sa pagiging first comment. Okay, hello kay Marietta Huntiliano. Kay Gabriel PH. Ganyan ang story, Kuya Clark. Idol, salamat sa magandang story. Okay, kay Tameme. May nadagdag na sa interview daw, malikmata ba ako? I think na malikmata ka lang. Wala naman akong dinagdag. Okay. So, Carl Marie Seronda, wow, salamat sa new story, Ma'am Clark. Sobrang nag-enjoy ako, kakaiba din kasi.
Okay? At hello kay Mahabat Masarap, kay Recanil Galvez, hello, new video ulit. At kay Ellen M. Okay. Hello kay Lisel Berame ulit. Totoo po yun, Madam Clark, na walang kakayahan manghawa at hindi rin po malalahiyan yung mga anak niya. Pero mahirap mamatay ito. At dahil doon ay yung mga anak na hindi makayang tingnan yung tatay nila na nahihirapan at hindi mahintay na kusa itong mamatay ang tatay nila. Yung buhay na sisi or something inside sa tatay nila, if lumabas yun na buhay pa ang tatay nila, yun ang mapapasa niya sa anak niya. Kaya dapat hayaan na lang nila ang tatay nila if oras na nito, para po kasama ng tatay nila ang sisi sa loob. At yun ang katapusan ng lahi ng aswang niyang tatay. If naalala niyo po, meron din po nagpadala dito ng story na pinili nung girl na mamatay kaysa sa maging aswang. Uminom po ito ng lason nang malaman niya mismo na hinawaan siya ng kanyang asawa. Nalimutan ko na po kung ano yung title. Okay, yes, yun po yung kwento po ni Rose. Okay, so tungkol po dun sa kaibigan po niya na nahawaan nga po na yanggaw ng kanyang sariling asawa na pas pinili pa po na magpakamatay na lang. Okay, kaysa sa maging tuloy ang maging aswang. Okay, so medyo sad yung kwentong yun kasi kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo, kung sino pa yung mahal mo sa buhay, siya pa yung gumanon sa'yo, yung parang nag-trader sa'yo in a way. So, ayan po. So, at least it's a good thing, okay? It's a, ano ba masasabi ko? Parang good news yon sa mga tipong aswang. Kung ayaw nyo talaga maging aswang, may paraan naman pala. So, tanggihan nyo lang talaga. So, ayan. Pero ang sad doon is maghihirap yung taong kailangan magpasa ng pagkaaswang sa inyo. Okay? So, ayun po. Yun lang po yung masasabi ko about that. Hello din kay Jack Recoberte, hello, kay Alvin Tamayo, wow, bago na naman, late na ako nakapakinig, nag-working na kasi, so okay lang yan as long as makapakinig ka pa rin, hello sa'yo Alvin, hello kay Jory Villegas, kay Archie Perez, okay, paki-iksi naman po ang intro, nakakainip po kasi, pwede niyo pong skip Archie Perez, yung video, so may skip naman po doon, so siguro konting-konti lang, at hello kay Raquel Roque. Happy Eid Mubarak to our Muslim brothers and sisters. And aminin nakakapayat ang weed. Medically proven yan. Iyon kasi yung dati kong nalaman. Kapag payat ka naman, magiging food tripper. Sige Clark, kung may kakilala kang babaylan, sana makausap natin si Brian. Okay, sige po. Gagawin po natin yung Kathleen. Okay. So, hello din kay Addict Sayo. Kay Amalia Gallego, kay Helen Grace Garces, kay Michael Kelly, kay Elizabeth Hostetler. Okay, so newly subscribed po si Elizabeth. So thank you po. Si kay Cheryl Espiritu. Pwede po ba kita ma-add sa FB? Thanks sa new upload. Yes, nakausap na kita noong nakaraan. So thank you for adding me. Okay. Hello kay Marcon J. Canonoy. Thanks, Clark. Okay, si Marcon Jake, siya po yung nagbigay po ng kwento po natin regarding po doon sa Bigfoot. So, thank you po sa iyo sa pag-share ng kwento. At sana mabahagi mo pa yung iba pong mga experience pa. Hello kay Earl Jean Bernales, kay Sparklight, kay Fushio Sober, kay I.O. Ubaro. Okay, hello sa iyo. Carla Belacho, Rochelle Cagas, Daniel Halog, Maverick Halog, kay Yu Yan, Rose Fetalino at Tagalog Tales of Terror. Okay, so, hello po sa inyong lahat. I hope na lang sa mabuti po kayong kalagayan lahat. Okay. Ngayon naman po, babatiin ko lang din po yung pong mga nagpapabati po sa akin sa Facebook. Ang ginawa ko po, nilista ko na po sila para hindi ko po sila makakalimutan. Okay. So, hello po kay Miss Pami Ibano. Okay, so, nabanggit po sa akin ng inyong anak na mahilig po talaga kayo makinig po dito sa DollsAndSpooks. So, salamat po sa pakikinig. At sana po ay hindi po kayo magsawang makinig. Miss Pami Ibano. Hello din kay Mirna Lampaya. And then of course, gaya po na sabi ko, I would like to greet Nancy Uy. Okay, so I hope na sa mabuti kang kalagayan ngayon. Okay. Then, gusto ko din syempre batiin, hindi pwedeng mawala yung pagbati ko dito kay Aunt Beth Pulido. So, Aunt Beth, I hope that you're doing well. Sana po ay lagi pa po kayong pagpalain ni God at huwag po kayong masyadong magpapakapagod. So remember, health is wealth. Unahin po muna natin dapat yung kalusugan kahit ano pa man bagay. Okay.
Gusto ko din sana batiin si Ori Rex, si Tita Ori. Thank you po Tita Ori sa lahat at sana po palagi po kayo nasa mabuting kalagayan din. Ano ba yan? Mag-work na lang ako ng kung ano. Okay, and then salamat din po kay ano, kay La Smart B, kay Wildberry at saka Eleanor, Leonor Neville at sa mami po nila. I hope that you're all doing well there. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tulong na binibigay niya po sa akin. Same thing po kay Tita Jean Giant. I hope na nasa mabuting kalagayan and condolence po dahil po I was informed na sumakalabay lang buhay na po yung aunt mo ng father ninyo. So I hope that you could accept my sincere condolences. So God bless her soul. At gusto ko din po mag-hi hello po kay ako si Asi at saka kay Ariella Maxine. Okay, then syempre gusto ko din po mag-batiin po si Josephine Atiliado, hello po sa iyo. Josephine Atilio Santa Ana pala, okay? At kay Maricar Echagi and of course kay Engineer Melvin Montes. So, maraming salamat po sa inyo. Okay. Then lastly, gusto kong batiin lahat ng mga admins po ng ating mga group chat. So, hello kay RV, kay Jengski, kay Cass, kay Tameme, kay Vanessa, kay Lolo Batman, at saka kay Arn. Okay, so kay Moy, I hope that you're all doing well at sana po ingat po kayo palagi dyan. At salamat po sa pagtulong po sa akin na pagwa-manage no GC po natin. Okay, so ayun lang po actually. Dito ko na po tatapusin itong kwento para po ma-at-least kwento. Yung video pala para po ma-at-least ay ma-upload ko na po siya kaagad. So again, maraming salamat po. That last I checked, we're already at 11,000. So road to ano ba? Road to ano 12k na po and then of course hindi na po tayo matatapos. So we're always striving na lalo pa pong madagdagan yung family po natin dito sa DollsAndSpooks. So maraming salamat po talaga sa inyo. So yun lang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye. Stay spooky and fabulous. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.